16 ng Setyembre, Miyerkules, pagunita kay San Cornelio, Papa, at San Cipriano, Obispo, kapwa silang martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Ngayon, kanino ko ikukumpara ang mga tao sa kasalukuyan? At sa ano sila katulad? Para silang mga batang nakaupo sa mga plaza at nagrereklamo ang ilan sa kanila. Tinugtog namin ang plauta para sa inyo at hindi kayo sumayaw. At nang umawit naman kami ng punebre, ayaw naman ninyong umiyak. Ganito rin naman ang nangyari. Dumating si Juan Bautista na hindi kumain ng tinapay ni umiinom ng alak at ang sabi ninyo'y nasisiraan siya ng bait. Dumating naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinabi naman ninyong narito ang taong matakaw at lasenggo, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunpamay, nakilala ng kanyang mga anak ang karunungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Tinugtog namin ang plauta para sa inyo at hindi kayo sumayaw. At nang umawit naman kami ng punebre, ayaw naman ninyong umiyak. Sala sa init, sala sa lamig. Iyan ang malimit nating itawag sa mga taong hindi natin maintindihan. Sila yung mga taong gumagawa ng mga bagay na tila kabigteran sa inaasahan. Inaasahan silang gumawa ng mabuti ngunit masama naman ang kanilang ginagawa. Kahit masaya ang okasyon, nagagawa pa rin nilang maging malungkot. May mga tao kung kailan tumatanda at inaasahang magiging malawak ang pangunawa, saka naman tila lumalabo at kumikitid ang pag-iisip. Simple lang naman ang pinag-uusapan pero ginagawa pa rin komplikado ang talakayan. Iyan ang katangian ng mga taong tinutukoy ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. May mga tao noon na dalubhasa sa mga kautosan ng reliyon, ngunit tila sila pa yung mga hindi nakauunawa ng tunay na kahulugan ng mga batas na kanilang itinuturo. Silang inaasahang mag-aakay sa tao sa tamang pagsunod sa mga batas, pero sila naman itong unang hindi nagsasabuhay ng mga ito. Sila din yung mga taong inaasahang unang tatanggap kay Jesus at sa kanyang mga turo, subalit sila pa itong nagagalit at naghahanap ng paraan upang ipapatay si Jesus. Pagsasagawa. Kahit ngayon, may mga tao pa rin maituturing na sala sa init, sala sa lamig. Alam naman nila kung ano ang mabuti at tama, pero ang masama at mali pa rin ang ginagawa. Nakikita mo ba ang iyong sarili sa kasabihang ito?